Okay guys, welcome back sa What's Meron at ngayon meron tayong re-review itong F8 Live Soundcard. Siyempre, pag nanonood kayo ng What's Meron, hit subscribe! At para ma-notify kayo sa mga bagong video, i-click nyo lang ang notification bell. Thank you! F8 Live Soundcard. Ito yung back panel niya. Dito ang saksakan ng charger. Ang live 1 or live 2. Pwede mo salpak dito ang cellphone kung alin dyan ang gusto mo. Tapos ito yung sa audio mo. Pag gusto mo na may music dito. Tapos ito naman ang monitors, speaker, at ito ang headset. At ito ang mic 1 and mic 2. Gagamitin mo dito yung 3.5mm na jack. Hindi na yung malaki na PL. So ipower natin to. Okay. Tapos ito ngayon ang echo. Mic volume, monitor, yung background music mo, bass, and treble. So, kabit na natin ang speaker. Wala akong magandang monitor. So, ito lang muna gagamitin ko. Pagpasensya nyo na medyo basag to. Ilalagay mo ngayon siya dito sa monitors. So, ang una natin na testingin yung mga effects. Okay, so ngayon ang tetest naman natin yung microphone. Pwede mo siya isaksa kung alin dyan sa dalawa. Yan. So ito yung mic niya. Tapos lagyan natin siya ng echo. Yan. Check, two, two. Ayan, may echo yan ha. Check, check. Echo meron. Tapos ito, parang echo rin siya, reverb, pang video. Check, 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 check. Ito pang mute lang, pang tanggal ng mga effects. Yan, check, wala. Balik sa normal na boses. Pag pinili po ulit, babalik ulit sa echo. Yun ang maganda dito kasi meron kang pang disable at pang enable ulit ng mga effects. Ayan, wala na. Ito, wala na ulit. Tapos ito, check, check. Check, check. Hindi ko alam kung paano siya. Tapos ito kasi ibabaw yung electro, yung boses mo para magiging echo. In nature. Check, check. Medyo magiging matalas. Tapos ito yung bass. Check, check.
Tapos sa base, yung tunog na basis mo. Tapos ito naman yung pang background music mo. Tapos na yung taasan o hinaan, ito lang. So yun siya. Mas okay ito kasi mas malaki. Hindi masikip yung mga pihitan yung mga knobs. Ito medyo maliit yung mga buttons niya. Check. Hindi ko naman kailangan ito. So ang maganda dito, yung control panels niya maluwag. Hindi katulad dun sa isa, medyo makipot lang. So masikip pag pinipindot ka at magpipihit ka ng mga knobs. Ito, tama lang kasi ito, puro fader na siya. Hindi na siya yung knobs na dipihit. Tapos yung mga buttons niya, medyo maluwag naman, hindi siksikan. Okay naman siya. Sulit naman to. Nakuha ko to ng 1-7. Ito, pag gusto niyo mag-live sa Facebook, ito ang gamitin niyo. Pwede rin naman din yung isa. Pero mas okay to. Mas okay to. Tapos ang kasama niya, cable, tatlong cable. Ito yung kasama niya. Ito. Tapos pagpapatay niyo, long press ulit. Pero para sa akin, mas okay to kung mas malaki yung input para sa mic. Ayoko ng 3.5mm, gusto ko yung mas malaki yung PL, normal na size. Isa pang downside nito yung mga fill-in effects niya, Chinese. So sana magkaroon ng way para pwede nating i-update or install lang to ng mga ibang effects. So yun, so sana nag-enjoy kayo dito sa What's Meron at itong review natin, itong F8 Live Soundcard. Hanggang sa muli kita, kids, paalam! Hit subscribe! Thank you!